Matapos ang madugong operasyon ng mga pulis na kinamatay ng 9 na tao sa Calabarzon nitong linggo, nanawagan na sa korte ang National Union of People's Lawyers o NUPL. Yan ay para ripasuin at baguhin ang patakaran sa paglalabas ng mga search warrant. Hindi naman nagpatinag ang pulisya. Kinasuan na nila ang mga tinarget na personalidad. At yan ang tinutukan ni Emil Samangin. Kinasuhan na ng illegal possession of firearms and explosives ng Philippine National Police ang 6 na personalidad na sinilbihan ng search warrant at nahulihan umano ng mga armas at pampasabog ng militar at pulisya noong Linggo ng madaling araw. Ayon kay PNP Chief Debold Sinas, pati ang 9 na iba pang nakatakas, sinampahan na rin ng mga kahalintulad na kaso. Yung nandyan po sa kuan, sa proporel, nagpile na po ng kaso. No? Nagfile na po ng kaso at saka yung 9 din na nakatakas, may nakatakas din doon, ay pinailan na rin ng kaso. Yung namatay po ay inaayos na po namin. Ang simpleng pagsisilbi ng search warrant nauwi sa pagkamatay ng 9 katao. 6 sa Rizal, 2 sa Batangas at 1 sa Cavite. Nanlaban daw kasi ang mga ito. Una nang itinanggi ng mga kaanak ng mga nasawi na NPA ang mga tinarget. Hindi rin daw sa mga ito ang malalakas na kalibre ng armas at pampasabog na sinasabing na-recover sa raid. Kung hindi raw magsasakat, mangingisda ang mga tinarget sa operasyon, pangkaraniwang mga manggagawa lamang ang mga ito. Ang Commission on Human Rights, sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Attorney Jacqueline Diguia, nanawagan sa gobyerno na agarang imbestigan ang anyay irregularidad sa law enforcement operation at brutal na pagkakapatay sa mga subject ng raid ng PNP at AFP. Si Justice Secretary Menardo Guevara nangakong magsasagawa ng investigasyon at papanagutin ang mga alagad ng batas sakaling mapatunayang nagkaroon ng paglabag sa human rights. Sagot ng PNP. No comment ako. Tandaan nyo ha, pag ikaw nandoon sa ground, it's your decision. Ang National Union of People's Lawyers nanawagan sa Korte Suprema na repasuin at rebisahin ng polisiya ng mga usgado rito sa Metro Manila sa pagpapalabas ng search warrant na nagagamit ng mga otoridad sa probinsya. Bakit hindi ka mag-apply doon sa probinsya na yon? Bakit dito ka sa Metro Manila? Kung baga dito sa Metro Manila, naging practice na nila na i-apply ng search warrant dito. As if ang mga judges dito, mas madaling kausapin. Yun ang nangyayari dito sa Metro Manila kasi nandito ang mga general ng PNP. Nandito yung mga matataas na opisyales. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.